all, ako po si Silver, and I invite you all to join me starting this January 2023 every Thursday 7:30 p.m. for my program, Silver Lining. Be blessed as you watch and listen. Po sa inyong lahat dyan sa Baguio at sa Pilipinas. Magandang umaga naman po dito mula sa amin sa Florida, USA. Welcome to our new weekly program dito lang sa nag-iisang Christian radio station sa Baguio, ang DWLY 97.5 Cool FM. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia every Thursday na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. This is our first episode. The Lord has led me to read Proverbs or Kawikaan upang mapuspos tayo ng mga tamang gabay galing mismo sa ating Panginoon upang maging mas maganda ang ating pamumuhay. Ang layunin ng Kawikaan o ng Proverbs ay kilalanin ang mga wise or knowledgeable instruction upang gamitin natin ito ng intentional sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Atin na pong alamin ang mga nasusulat sa chapter 1 ng Kawikaan. Let's go! Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan ng mga kawikaan ito, magkakaroon ka ng karunungan, maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. Sa pamamagitan din nito ay magiging disiplinado ka dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama at pagiging makatarungan. Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabata ay magtuturo ng tamang pagpapasya. Sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa. Upang maunawaan nila ang kahulugan ng mga kawikaan, mga talinhaga at mga bugtong ng marurunong. Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Dahil ito'y makapagbibigay sa iyo ng karangalan katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwintas. Anak, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, halika, sumama ka sa amin. Magabang tayo ng sino mang papatayin kahit walang dahilan. Kahit na nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. Sige na, sumama ka na sa amin at paghati-hatian natin ang ating mga nasamsam. Anak, huwag kang sumama sa kanila. Iwasan mo sila. Sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhuliin ay nakatingin. Alam ng ibon na mahuhuli siya, pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima sa mga ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Mamamatay sila sa ganoon ding paraan. Ang karunungan ay katulad ng isang marangal na nagsasalita sa mga lansangan, plaza, pamilihan at mga pintuang bayan. Sinasabi niya, kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo, sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin at binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap
at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Tinatanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila at ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay. Ligtas siya sa panganib at walang katatakutan. Pag-usapan natin ng konti ang ating nabasa ngayong gabing ito. Ano ang mga mahalagang aral na ating mapupulot o ating napulot sa ating pagbabasa? Di ba sinasabi na sa pamamagitan ng kawikaan, tayo'y magkakaroon ng karunungan at magiging mas maganda ang ating pag-uugali? Sinasabi rin na magiging disiplinado tayo at magiging mas mabuti ang ating pamamaraan sa ating pamumuhay. Sino pa sa inyo ang ayaw nito? Di ba gusto nyo to? Ako gusto ko. Napakahalaga rin ang aral na sinasabi sa English na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Paano ba natin tatagalogin yan? Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Kaya dapat magkaroon tayo ng takot na tunay sa ating Diyos na may kapal. Meron ding payo sa pag-iwas sa masasamang tao. Alam niyo, nung bata ako, nagkaroon ako ng experience ng bullying. Hanggang ngayon, may bullying pa rin, di ba? Pero nung panahon namin, tawag namin dito, kurso na dahan. Alam mo yung bigla kami nang dadaan sa harap ng mga kabataan, mga tropa na nag-uusap-usap, tapos sa walang kadahilanan, bigla ka nalang susugurin at biglang sasaktan. Di ba ang samang ugali nun? Sinasabi ng kawikaan na dapat natin iwasan ang mga taong ito. At sabihan natin, lalo na kayo mga magulang, sabihan ninyo ang inyong mga anak na iwasan ang mga ganitong klase ng tropa o mga kabataan. Kasi malamang masisira ang future nila. Magkakaroon sila ng pangit na pag-uugali. Anyway, iwasan ang mga ganitong uri ng mga tao. Huwag kang magpa-impluensya, kundi ikaw ang maging impluensya ng kabutihan. Sana ay nakapagbigay ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga prayer requests or encouragement or mga questions, huwag po kayong mahiya, i-text nyo lang po ako or i-private message. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulog po ng ating Diyos na nagbibigay ng liwanag at karunungan. Nandito muli ako next Thursday, kaya kita-kita tayo muli. Bye! Good day to all. Ako po si Silver and I invite you all to join me starting this January 2023 every Thursday 7:30 p.m. for my program Silver Lining. Be blessed as you watch and listen. See you all soon.